Nung magsimula akong makakilala sa ating Panginoon at sumuko sa kanyang kalooban, ay naging totally involved na ako sa ministry at ako ay involved sa mga, especially sa church planting, sa mga iba't ibang barangay sa Pangasinan. At nung matanggap ko ang panawagan tungkol sa misyon, ang unang-unang tanong ko ay, ayaw ko kasi ang akala ko, okay na yung sa church work, church planting, marami na kaming mga nabuksan mga bagong iglesia sa iba't ibang lugar. Akala ko, ayun ang panawagan ng Panginoon. Pero ang pagmimisyon ay iba pa pala yun. At sabi ko ay, paano? Saan? Yun yung mga katanungan. Wala akong alam. Wala akong connection sa mga kung anong mga mission agency or wala akong kakilala mga missionaries. Pero ang balita ko ay yung malaki ang yung pagsosurrender ng sarili mo. Although totally surrender naman ako sa kalooban ng Panginoon. Pero yung isipin mo na maggagawain ka o magmimisyon ka sa isang lugar na hindi mo alam o hindi mo kakilala o saan yun. Yun ang mga unang struggle ko. Pero nung patuloy na mga dumarating na mga prophecies, tapos sa salita ng Panginoon, hanggang sa isang gabi sa aking pananalangin ay sinabi ko sa Panginoon ay, sige Panginoon, kung yan ang kalooban mo, susunod ako. Once na nagsabi ako ng sige po Panginoon, doon ay isa-isang it came into places na yung mga bagay-bagay na na-introduce ako sa isang course about sa pag-mission, na-introduce ako sa mission agency, na-train ako sa isang mission agency. Pagkatapos ng training ko doon sa agency na yon ay na-absorb ako at nagtrabaho ng mga 3 years. Then after 3 years at nakakonek kami sa IT, naiba na naman yung landas na pinapatungo sa akin ng Panginoon at yun nga, nag-commit ako sa IT. Ang mga struggles ng katulad ko na full-time worker, unang-una ay ang comfort ng buhay, iiwanan mo yung kung ano yung kinagisnan mo sa tahanan mo, tapos sana kukuha ng suporta. Isa lang ang mga alam naman natin na yung mga churches natin sa Pilipinas ay kulang pa na pagsuporta sa mga lokal na manggagawa. Yun ang mga unang-unang struggles ko. Ang Panginoon, kung saan ang takot mo, ay doon ka naman sinusubok. Pero once na opo Panginoon susunda ko, naman ang mangyari, ay ang Panginoon ang siyang magbubukas. Ang sabi ko, unang-unang takot ko ay financial. Kaya ilang beses akong nasubukan tungkol sa mga finances. Katulad nga ng pag-raise ng fund. Pero ang nangyari sa akin habang nag-raise ako ng fund, yung na-raise kong fund, ninakaw. Sabi ko, Panginoon, hindi ko pera yon. Sabi ko, pera mo yun, Panginoon. Pero ang sabi ko nga, na kung saan ang takot mo, doon ka talaga sinusubok. At hanggang sa mawala yung sana pambili ko ng ticket, mayroon akong isang kaibigan na nagsabi na, Ate Lynn, naikukwento ko yung buhay mo tungkol sa pagmimisyon. At meron ako isang kaibigan na gustong mag-invest sa misyon, sabi niya. At magkita tayo at ibibigay ko ito sa iyo, sabi niya. So nakipagkita ako sa kaibigan na yon. At
nung inabot sa akin ng friend na yon ang envelope, ay mayroon doon na 500 piso. Sabi ko, Lord, hindi ko man kakilala yung ano yung nagbigay nito. Alam ko nagagamit ka ng mga tao na hindi ko kakilala dahil kamay mo yung umaabot sa aking pangailangan. So yung 500 na yung dinala ko sa IT, sabi ko, ito ang seed faith ko. Kung tayo ay may pananampalataya at alam natin na tayo ay talagang tinawag ng Panginoon, ano man yung takot natin, ay doon tayo susubukin. Subalit, once na talagang sumunod tayo sa Panginoon, lahat ng mga pangailangan natin ay tutugunin niya. Mula sa 500 na yon, within 2 weeks na-raise ko yung pangailangan ko hanggang Thailand lang. From Thailand, dahil doon kami kumukuha ng visa at saka doon ang parang connection para pupunta ng Uzbekistan. Ang aking pamasahe ay hanggang Thailand lang. Subalit, kapag sumunod ka sa Panginoon, katulad ng isang pangyayari sa libro ni in the book of Joshua, nung sabi ng Panginoon, humagbang kayo, lumakad kayo sa may tubig. At habang sila ay lumapag doon sa tubig, yung tubig ay ano ba yan? Nagbukas ang tubig at sila ay lumakad sa tuyong lupa. So, yun, once na nag-step ka, ang Panginoon ang siyang magbubukas ng daan para sa iyo. So, nag-step ako mula Manila sa Thailand. So, habang nasa Thailand ako, naghintay pa rin ang provision ng Panginoon. At pagkatapos noon, tumutulong pa rin sa mga gawain dahil mayroon tayong mga kamanggagawa sa Thailand. Exactly 40 days ako sa Thailand. Noong lahat ng pangailangan ko para makapunta sa Uzbekistan ay tinugunan ng Panginoon. Sabi ko, Panginoon, yung 40 days talagang may significance yun. So, binuo ng Panginoon ang pangailangan ko doon. So, sa madaling sabi, nagbukas ang Panginoon, nakarating ako ng Uzbekistan at nandun ako ng mga 1 year. 1 year. Pero wala akong fixed na amount ng support. At doon ko nakita ang kamay ng Panginoon na talagang umaabot sa lahat ng pangangailangan mo pag ikaw ay talagang sumunod sa Kanya. Sa loob ng isang taon na yon, nagkaroon ng ILF, hindi ILF yon, PI conference sa England at sabi ay kinakailangan umatin ako. Ang sabi nila sa akin, kailangan ko lang mag-raise ng 300 parang pocket money at the rest ay ano na yun, parang supported na. So during that time, naka-schedule akong interviewin sa embassy. Pero yung schedule na i-interviewin ako sa British embassy, ang Israeli embassy ay binomba. Kaya lahat ng mga embassy sa Uzbekistan ay nagsara. Pero nothing is impossible sa ating Panginoon. Kaya noong napanahong yun, yung mga ibang kasamahan ko sa field ay nasa UK na. Isang mag-asawa na lang natira doon. At habang hinihintay ko yung the next day na appointment ko sa embassy, yung director namin na nasa England na, panay ang tawag at sabi, kumusta na daw ako at pakikipag-ugnayan sila sa embassy. The next day, ang embassy ay nagbukas para lang i-cater yung aking interview at aproban ang visa. See,
Kahit magsara ng lahat, pag ang Panginoon ang kumilos, magbubukas yan. Kaya yung visa na yon na akala ko hindi ko makukuha, ay nakuha ko at ako ay nakarating ng conference sa England. Tapos, nung nasa conference na ako sa England, sabi ng director ko sa field, hindi si Pastor Gani. Kasi pag si Pastor Gani, ibubos niya yung faith mo. Ang sabi ng director ko sa doon sa UK, sabi niya, dahil hindi nakaabot sa standard yung iyong financial support, sabi niya, kinakailangan umuwi ka na sa Pilipinas at mag-raise ka na lang ng support. So, during the conference, ay medyo malugkot ako sa pangyayari yun, sa balitang yun. At sabi ko sa Panginoon, paano na yung Panginoon? Nakapag-start na ako at nakapagtanim na ako. Alam nga naman parang ma-abort na yun. So, every morning na magkikita kami sa conference ng aking director, kinukumusta niya ako at sabi ko, hindi ko masabing I'm doing fine dahil sabi ko, pinapauwi mo na ako, sabi ko sa kanya. So, every day, ganun yung sinasabi niya. At the last day ng conference, tinawag ako ng coordinator ng conference at sabi niya, Lynn, sabi niya, halika dito at may ibibigay ako sa iyo. Anong ibibigay mo? Sabi niya, don't worry about everything about the conference is all covered, sabi niya. And I got some more for you, sabi niya. At nagbibilang siya ng pera doon sa envelope. Tapos inabot niya sa akin. Sabi ko, is this for me? Sabi ko, oo, sabi niya. Sabi ko, pwede bang malaman kung sino nagbigay para mapasalamatan ko? Sabi ko. Sabi niya, napasalamatan na sila. So, hinanap ko yung aking director, pero alam po hindi siya ang nagbigay dahil nung kinausap niya ako ng sabi niya, auwi na ako, binigyan niya ako ng panggastos ko para na pambili ko ng kung anong magustuhan ko doon sa conference. Kaya alam ko hindi siya ang nagbigay. So sabi ko sa kanya, sabi ko, baka kauwi pa ako ng Uzbekistan. Sabi ko, oh may blessing ako, miracle ni Lord. Sabi ko, I can stay for another 3 months, sabi ko sa kanya. So, yun, tuwang-tuwa ako for another 3 months. Nung umuwi ako sa Uzbekistan, yung another 3 months, hindi lang 3 months. Umabot ng 3 taon bago ako uli nakauwi ng Pilipinas. At muling nakabalik pa ng Uzbekistan. So, ang masasabi ko, pag tayo'y lumakad na may pananampalataya at sigurado tayo sa panawagan ng Panginoon, God will make a way, will open the way, and provide everything that we need. So yun ang, alam ko na, yan ang unang-unang struggle natin as Filipino missionaries dahil tinitingnan natin kung ano yung nasa ating mga kamay. Minsan, kung ano lang yung nasa ating kamay ang dinidiman ng ating Panginoon, yung kung ano ang kakayanan natin. Pero pagtapat tayo sa Panginoon at sumunod sa Kanya, kailanman ay hindi niya tayo papabayaan. And until now, kahit nandito na ako sa sabihin yung sa Amerika, magandang buhay, hindi po dahil my husband and I are still living by faith. We prayed for a house, pero hindi kami pinagkalooban ng Panginoon, but God provided na tirahan namin isang bahay, may 3 kwarto, pero wala kaming binabayaran na renta, hindi kami nagbabayad ng tubig, hindi kami nagbabayad ng ilaw, hindi kami nagbabayad ng kuryente. Yung ang ginagastos lang namin ay pagkain, saka kung internet, telephone yan. So, ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Alam nyo, meron akong kwento lalo na ngayon sa pandemic. Yung unang strike ng pandemic, nagpapanik lahat ang mga tao dito. Nagpapanik buying, punta ka ng grocery. As in, wala
bakante na yung mga estante, ubos na. One day na nagpunta ako ng grocery, nakita ko itong babae, dalawang cart na malalaki, pumupuno, umaapaw. Sabi ko sa loob-loob ko, mga ilang tao kaya ang kakain nito, sabi ko. At kailan kaya ito magtatagal? And then, mga ilang piraso, hawak-hawak ko sa aking kamay. Umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, I thank you because, sabi ko, you are providing what I need and not what I want. Umiiyak ako talaga nung makita ko yung dalawang babae. I said, handful, ni walang basket, hawak-hawak ko lang, pero umiiyak ako, sabi ko, Lord, thank you dahil pinagkakalo mo sa amin ko ano lang kailangan namin. So, until now, God is faithful. Ang isa pang malaking blessing sa akin, kung maalala mo yung sa Matthew chapter 6, verse 33, and all these things shall follow you, di ba? Seek ye first the kingdom of God and all these things shall follow you. Pagka mga missionary sa atin, mga nagkakaedad, yan ang unang ano nila sa atin, bakit di ka pa mag-asawa? Ganyan-ganyan. Pero, sabi ko nga, nung sinasabihin ako ng pamilya ko, mga kaibigan, lahat ng mga kung sinong tao, makikita ka na, no? Pero pag masaya ka naglilingkod sa Panginoon, alam mo na, hindi yun ang priority mo. Dahil naniniwala ka naman na ipagkakaloob lahat ng Panginoon, maging ang asawa. Kaya isang malaking blessing din sa akin ang pagkakaroon ng asawa na kung gaano yung pananampalataya ko, ay ganun din kalaki yung pananampalataya niya. At sabi ko nga na, naririnig ko yung mga tao dito, mga kaibigan niya at mga hindi ko kakilala na dating nakatira sa kanya. Kasi noon, ang aking husband ay may magandang trabaho. Nasa IBM Corporation siya noon. At noon daw, siya lang ang may sasakyan at may bahay. Ang mga kaibigan niya, kung sino mga bisita, tumitira sa kanyang bahay. At kung may lakad sila, sasakyan niya. Kumbaga, yung imagine mo yung parang yung beetle na nasasakyan, lagyan mo ng 10 o 8 katao yung ganun yung sasakyan niya, lagi daw puno. At lahat ng mga yun ay iniwanan niya din nung sumunod siya sa panawagan ng misyon. Iniwan niya ang kanyang trabaho, binenta niya ang kanyang bahay, wala siya ng sasakyan, ganun. At ganyan, sabi ko nga, wala kaming sariling bahay, pero mayroon kaming bahay na tinitirhan na wala naman kaming gastos. At nung kami ay bagong kasal, mayroon kaming isang supporter na nagbigay sa amin ng isang SUV bago nung regalo niya sa aming kasal. So, hindi lang ako biniyayaan ng mabait na asawa at may takot sa Diyos, mga material na blessing, patuloy pa rin. At kung titingnan mo material na blessing, lalo na dito sa Amerika, baka maging materialistic ka. Kasi dito kasi napaka-materialistic. Pero kapag ikaw ay talagang ang mahal mo ay ang mga kaluluwa, ang Panginoon ang magbibigay, isusunod niya lahat yun. Kaya sa all these things shall be added unto you. Pinahintulutan ako ng Panginoon na matapos ko ang aking pag-aral dito. Natapos ko ang aking Bachelor of Biblical Studies with highest honors. Sabi ko sa Panginoon, gagraduate ka ng summa cum laude. What's next? Anong gagawin mo? Sabi ko, hindi yun. Dekorasyon lang yan, sabi ko. So patuloy pa rin kami sa ministry sa mga refugees. But then, pag nandito ka sa Amerika, ang mga supporters kasi dati ni Ray, mga matatanda na marami na rin namatay. Saka
pag dito sa Amerika, dito ka sa Amerika, magtatrabaho, sasabihin nila, bakit hindi ka magtrabaho para masuportahan mo yung ministry mo o masuportahan mo yung sarili mo. Although marami namang faithful na nagbibigay din sa ministry. So yun, nagtapos nga ako. Sabi ko, maghanap ako ng part-time job para masuportahan ang ministry. Ang ministry namin kasi from Monday to Friday, starting 2 o'clock to 6 o'clock, yung after-school tutorial, free sa mga refugee kids sa Clarkston, dito rin sa may Atlanta. So, sabi ko, nag-pray ako kay Lord na bigyan ako ng part-time job na hindi makakahinder sa ministry, na pwede akong mag-part-time sa morning tapos sa hapon, ministry. So yun, nung may nag-alok sa akin ng part-time job, tanong ko pa rin sa Panginoon, Panginoon, eto ba yung kalooban mo? Kasi mahirap yung humakbang ka, baka sarili mo lang ang may gusto dahil may nakikita kang pangangailangan. Pero naiyak muli ako nung pinakita sa akin ng Panginoon. Muli, Matthew chapter 6. Sabi niya, doon na see the lilies of the field, tapos yung mga ibon hindi nagtatrabaho pero sila ay pinapakain ng ama. Etong nag-caregiving ako sa isang matanda. Siya lang mag-isa sa bahay niya, 5 hours every day. Mayroon siyang bird feeder. May bird feeder siyang nakabitin doon sa may labas, sa may bintana. Tapos yung mga ibon, pupunta doon para kumain. Ang mensahe sa akin ng Panginoon, sabi niya, ako nga ang umaaruga at nagpapakain sa mga ibong yan, pero humihipo ako ng mga tao na magbigay ng sobra-sobra sa kanila that will lavish doon sa mga ibon. Kaya yung part-time job ko na yun, sabi ko, parang extra reward sa akin ng Panginoon. At umiyak ako kasi kung sa mensahe ng Panginoon, ako nga ang umaaruga sa kanila, pero may hinihipa ako mga special na tao para magbigay ng extra na pagkain doon sa feeder. So, yung part-time job ko parang reward din sa akin ng Panginoon. So, hanggang ngayon, ilang taon na akong nagkatrabaho doon sa matandaan. She's 97 years old at Christian siya. So, I have time to pray with her. Nagde-devotion kami, saka trusted ako ng lahat ng mga anak niya. So maraming mga blessings, kung material blessings, but most of all, ang pinapasalamatan ko talaga sa Panginoon, kung anong meron kami sa araw-araw, dahil hindi nagka-crisis man, nagka-pandemic, hindi kami nangailangan na hindi tinugunan ng Panginoon. Tapat ang ating Diyos. Tunay, kahit saan ka. Sinasabi ko sa asawa ko, dahil sa ngayon sa panahong ito, the safest place is when you are in the center of God's will. Kahit andito ka sa Amerika, sa kabilang dako, bumabagyo, bumaba, sa kabilang dako, sunog, sa kabilang dako, iba-ibang mga kalamidad dito. Pero sa kahit saan ka magpunta, tornado, hurricane, ganun. Sabi ng asawa ko, pag bumabagyo, saan kaya tayo magtatago? Sabi ko, matulog lang tayo. Dahil kung nasa center ka ng kalooban ng Panginoon, wala kang kinatatakot. Yung malaking blessings. Ang material blessings,
talagang di mo mabibilang yan every day. Dahil yun ang pangako na Panginoon. It shall be added unto you. But seek ye first the kingdom of God. Sa mga kung alam nyo na ang Panginoon ay tinatawag kayo sa paglilingkod sa Kanya ng sa pagmimisyon, ang masasabi ko lang sa inyo ay humakbang lang na may pananampalataya. Kahit nakikita mo yung tubig, ihakbang mo yung paa mo dyan sa tubig dahil hindi kikilos yung tubig hanggat hindi mo na ihakbang yung paa mo. At katulad nitong crisis na to, hindi tayo dapat matakot. Dahil kung alam natin ang salita ng Panginoon, nakasulat lahat yan. We are in the last days. Nasa mga huling araw na tayo, ang mga sinyalis ay nakikita natin. At kukunting panahon na lang, maaaring isasagawa natin para patuloy na maisagawa o maipalakad natin kung ano man yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. It might be too late. It might be too late. Kaya nga, kahit saan tayo o saan ka dinadala ng Panginoon, maniwala lang kayo sa Panginoon. Surrender yourself. Surrender mo yung mga takot mo, yung mga agam-agam mo, yung mga doubts mo. Ibigay mo lahat yan sa Panginoon sapagkat aalisin niya ng Panginoon. At kung ikaw ay alam mong nasa center ng kanyang kalooban, kahit ano pa man ang nangyayari yan sa paligid mo, hindi ka mababalisa dahil God will give you that perfect peace in your heart. May peace ka sa inyong heart amidst all this chaosness around you. Huwag natin tingnan yung mga hadlang. Gawin natin yung mga hadlang na yan ay tungtungan natin para makarating doon sa kabila. Huwag yung tingnan yung mga alon, kundi humakbang at ituon lang natin ang ating panahing kay Jesus sapagkat siya ay umaabot sa atin at siya ang patuloy na magagayad sa atin. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong desisyon na sumunod sa Kanya. There's no better way, there's no highest calling than to serve the Lord.